It's another great day to worship the Lord through dancing. Come on, join us live here at Jesus Comfy Cavite. Let's stay healthy and fit, body, soul, and spirit, together with Sister Isabel Rusick. Yes, good afternoon everyone. Welcome to our Zamba Dance. Hi naman talaga naman si Sister Winnie. Napakaaga. Thank you Lord. Or late lang ako. Thank you Lord. Ayan si Sweetie. Shout out sa ating mga kapatid. Tayo na maghanda at sumamba sa ating Panginoon. Ngayong hapon na to, Sister Sherilyn Clarion. Ano ba ang baon-baon? Ipapabaon sa atin. Nasalita ng ating Panginoon ngayong hapon na to. Pero syempre bago yan, tayo muna sama-sama tayong umawit at sumamba sa ating Panginoon. Alam nyo, napakaganda ng salita ni Lord. Sa 1 Chronicles chapter 16:23, sabi dito, umawit ka kay Yahweh, buong sanlibutan, ipahayag mo araw-araw, bigay niyang kaligtasan, ipahayag natin sa bansa, kanyang kaluwalhatian. Sabihin sa mga tao, ang gawa niyang kapangyarihan. Mga kapatid, kung meron kang ipapahayag araw-araw na ginagawa ni Lord sa buhay natin, alam mo, ipahayag mo yung kaligtasang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ipahayag natin yung kaluwalhatian ng ating Panginoon sa buhay natin. Alam mo, pag nakikita ng mga kapamilya mo, kaibigan mo, kung paano ka nagbago sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, grabe, ito'y isang napakalaking patotoo at nagbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. At syempre, nahahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya mga kapatid, sumahan niyo ako na sumamba, umawit tayo kay Lord. Araw-araw sa buhay natin, ipahayag natin yung kaligtasan ni Lord. Monday through Friday, through OPM. At syempre, ngayong Sabado, samba na tayo sa ating Panginoon. At mamaya, makikilala natin sino? Si Sister Cara. At ano ba itong struggle niya? Siya'y nagdadalawang isip, pabago-bago ang isip. Kaya kung meron kang kakilala na pabago-bago ng isip, di ba? Itag mo na yung mga kaibigan mo. At don't forget to share this live video. At syempre, last week, 46 ang nag-share ng ating live video. Kaya naman, bubunutin natin after ng Zambarkada kung sino ang mananalo na ating Power Mass. Ayan, thank you Lord. Meron tayo, merong word to ni Lord. Talaga naman, wear His word, share His word. Kaya samahan niyo ako, manalangin na tayo sa ating Panginoon. Diyos naman makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon, ang presensya mo ay nasa tahanan ng bawat isa na naglaan ng oras sa iyo Panginoon. Inuna ka ngayong hapon na to. Marami kaming gawain Lord God. Marami kaming ginagawang panang responsibilidad. Pero Lord, maraming salamat dahil ikaw ang nauuna ngayon sa mga puso namin at sasamba kami sama-sama Panginoon sa iyong pangalan. At hayaan mo Panginoon na makamtan namin, matanggap namin Lord ang pagpapala na ibinibigay mo Lord Jesus, lalong-lalo na sa aming espiritual na buhay. Salamat Panginoon, nandito ang presensya mo ngayon at imbitahin mo lahat ng mga anak mo Panginoon at ang mga bago na Lord na magjo-join sa amin ngayong hapon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, thank you Lord Sister Sherilyn. Ayan, thank you Lord sa pag-share ng ating live video, Sister Marimel, Sister Melody Padjo, Sister Angel, hello! Welcome to Zamba. Ano ba ginagawa natin dito? Alam mo, sumasayaw, umaawit tayo sa ating Panginoon. At syempre, mayroon ding salita na ating Panginoon mamaya, napabaon sa atin. Ayan, thank you Lord! Sisimulan na natin ang pagsayaw at pag-awit. Ilalagay dyan ng ating media team kung ano yung mga aawitin natin. Kaya huwag ka lang maupo dyan, huwag ka lang makinig. Hindi to show, ito'y pagsamba sa ating Panginoon. Kaya samahan nyo ako, sama-sama tayong umawit. At syempre, meron tayong kalakasan kay Lord. Kaya alam ko na lahat ng mga binigyan ng kalakasan ni Lord, tinanggal na mga spirito ng kabigatan. Sasamahan nyo ako, sumamba ngayong hapon na to. Tatayo kayo, itataas ang mga kamay. At syempre, tatalon! Dahil punong-puno ang puso ng bawat isa ng kagalakan. Kaya thank you Lord! Sama-sama tayo! Ayan, ang una natin sasawin, you are good! Sabi mo nga sa katabi mo kung nanonood ka ngayon, Lord, you are good! Mag-iisang taon na merong pandemya, pero nandito tayo, nananatiling nakatayo at sumasamba sa ating Panginoon. Come on church! Samahan niyo ako, magpuri, umawit, sumayaw ng may kagalakan. Come on!
Ready? Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, woo! Panginoon, napakabuti mo, Lord Jesus. Come on, todo nyo na yan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Worship you, Lord. Worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Kaya kami aawit sa sayong na may kagalakan sa iyo, Panginoon. Ang aming katawan, Lord, tinataas namin sa iyo. All the time, all the time. You are good, you are good. All the time, all the time. Sabi mo sa katabi mo, you are good. You are good, all the time, all the time. You are good, you are good. All the time, all the time. You are good. Nasaan ka man ngayon, sumayaw, umamin ka kay Lord, sumigaw ka, hallelujah, Panginoon, salamat, Lord Jesus. One more time, Lord, you are good. Your mercy endureth. Yes, woo! Lord, you are good, your mercy endureth forever. Sabayan niyo ako, mga kapatid. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Woo! People from every nation. Pakayag natin araw-araw ang kaligtasan natin. Sigaw mo! We worship you. Sing hallelujah! 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 We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. Sigaw natin! You are good. Woo! Mabuti si Lord sa buhay mo, tayo dyan, Lord. You are good all the time and all the time. The Lord is good. Mga kapatid, ano ba dapat ang laman ng ating isipan para yung mga bulong ng kaaway hindi natin naririnig? Sabi sa salita niya, whatever is true, whatever is pure, sayawin natin mga kapatid. Samahan niyo ako. Come on, church! This is Tommy. Ipagpag lahat ng kabigatan sa buhay. Palitan ito ng awitan at sayawan, punong-puno ng agalakan. Sabay-sabay! Whatever is true, whatever is right.
mahal. Papalitan mo ko ng kagalingan. Set my eyes and my mind upon your word. Sabihin natin, Jesus, you are the way. Jesus, you are the way. You are the way. And I will follow. You are the way. The only way. Yes, Lord. And I will follow. Tanggapin niyo na ang malayang oras pa na ibibigay sa atin ni Lord. Dahil nagtarim kayo ng oras ngayon sa ating Panginoon, aani kayo ng oras. Ngayong umaga, ngayong hapon lang ito mga kapatid, mas marami kayong magagawang productive in Jesus' name. Kaya patuloy tayo. Itong segment natin ay hatid sa inyo ng sambalita at balitang pangkalusugan na naman. Ang hatid sa inyo ng Samba Time at... Okay, may na lang to. Ayan. Itong ha.
hawak ko. Ano ba to? Ayan. Thank you, Lord. Sa ating sister na nagbigay ng paprutas. Grabe talaga si Lord, no? Nagbigay ako ng pongka nung nakaraan. Pero ang ibinalik ni Lord, sangkis. May kasama pang grapes. Grabe talaga. Pagdating sa bigayan, alam mo kapatid, hindi natin talaga mauunahan ng ating Panginoon. Siya yung unang nagbigay sa akin. Sa atin, lahat. Ayan. Sa Sambalita, ito ang tinatawag na orange. Ano ba yung mga benefits na to na hindi pa natin alam? Alam nyo ba yung balat nito? Edible pala. Ibig sabihin, pwedeng kainin. Grabe, no? Kasi times 4 pa yung fiber na nandito sa labas kesa nasa loob, mga kapatid. Ayan. Kaya okay lang yan. Yung iba, alam mo, dinidikdik ito, sinasama nila sa chocolate. Yung iba, dinidikdik, pinapatoy, ginagawang tea. Ayan. So, also, yung ating orange, tumutulong siya para yung ating cardiovascular system ay maprotektuhan yung ating mga puso, mga kapatid. And also, yung mga may katarata, kapatid, yung mga kapag-anak nyo, ayan, mga kaibigan nyo, napakaganda to sa may mga katarata. Diba? Pero hindi nyo ipapahid sa loob, ah. Kakainin po natin. Ala, at it also helps our skin, bones, and teeth na maging matibay. And it also help para, alam niyo, yung mga cancer risk sa katawan natin, mga cancer cells ay hindi na ma-develop, kapatid. At syempre, kung meron ka mga kidney stones, ayan, maganda rin ang ating orange. Alam niyo kung paano yung orange ay nagpo-protect ng ating mga puso. Ganon din naman ang salita ng ating Panginoon. Sabi sa Kawikaan chapter 4, verse 22 to 23, sabi dito, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay ng kalusugan, kagalingan sa ating mga katawan. Sabi doon, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Mga kapatid, ang nakakapag-ingat ng puso natin, nasabi salita, ito daw ay marumi. Pero dahil sa patuloy at patuloy mong pakikinig ng salita ng ating Panginoon, everyday OPM, tapos nagsasamba ka pa, Sunday membership, grabe, nahuhugasan na ang mga maruruming puso at napoprotektuhan na sa pamagitan ng kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Kaya tayo naman ay punong-puno ng buhay, mga kapatid. At dahil dyan, sasayawin natin, Lord, salamat. Dahil kundi dahil sa iyong salita, dahil sa iyong pagliligtas, meron kaming buhay ngayon. Kantahin natin, sayawin natin, buhay sa'yo. Ayan. Thank you, Lord. Ready? Walang kapaguran ang ating Panginoon. Kaya kung ready ka na, type ko dyan, I am ready to worship the Lord. I am ready. Dali-dali lang yung step natin, mga kapatid. Patungo lang ito sa pagpuri sa ating Panginoon. Yeah.
ng voice sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. O siyang lumalaki, yayakap ang kayat, mahigpit ang puso niya'y umaapaw. Manumbalik ka na kapatid, sigaw, halika na, purihin siya, sabihin niya. At isigaw ang pag-ibig niya, ipang na ang teta. At isigaw ang hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay! Buhay sa'yo, buhay sa'yo. Ay, nawawala na lang buhay. Buhay sa'yo, hindi nalalayo. Patuloy nating pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya tumuli sa iyo natin kay Lord, salita. Grabe buhay at mabisa. Thank you, Lord. Sabay-sabay natin. Awitin, sayawin. Salita, ang makikilala na natin, si Sister Cara. Huwag tayong matulad kay Sister Cara, di ba? Panalangin natin na huwag tayong maging doble Cara. Wala sa kanyang hininga, ang kalangit ay nalikha. Araw, buwan, at paggabi, tuwing ay sa pamamagitan niya. Bahagi natin ang mga salita ng ating Panginoon, patuloy na pagbabahagi. Mga turo mo'y kalatasan, walang sa payap na isipan. Yes, Lord. Araw-araw ibabahagi namin, Panginoon, kaligtasan niyo. Di mapigilan ito, apoy sa puso ko. Sa puso'y kagalata, yes, ang tuntunin mo'y dalisan, liwanag sa kaisipan. Itong patunay na dapat lagi tayong magbahagi ng salita ni Lord, even online. Sa pagsuko ng iyong salita, kagalingan ang nalaman. Lahat na gusto ko balik sa pangalan ni Jesus, walang manampalataya, nagagaling ka. Alam mo yung pag meron ng salita ni Lord, hindi mo yan makakalala.
mapipigilan, ibabahagin, ibabahagin din. Ganyan yung itsura ng hindi mapigilan, ha? Na nagkukumawala. Sumama sa atin ngayong hapon na to, at syempre hindi pa natapos dyan ang Zamba, at nandito na yung ating Zamba Kata. Pero bago yan, na tayo ay mag-commercial break muna. Water. Salamat sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Tagnan natin yung mga kaibigan natin, mga kapamilya natin, dahil ngayong hapon ay makikilala natin si Sister Cara. Ayan, alam niyo ba yung struggle ni Sister Cara? Inaan ko lang ng konting ating video. Ayan, si Sister Cara, alam mo ba, si dun sa pag-uusap namin, madalas, mga kapatid, pabago-bago yung kanyang isip. Isa ka ba dito? May kakilala ka bang ganito? Itag na natin, mga kapatid. Hayaan natin yung salita ng ating Panginoon ang magbigay sa atin ng karunungan ngayong hapon na to. Dahil ako, isa ko dyan na dati, alam yun, hindi ako makapag-desisyon. Sabi niya dito, sa kanyang mga desisyon, nahihirapan siya. Laging nagdadalawang isip. Di agad makapag-decide. Nakikita niya lagi yung sarili niya na ditugma. Alam mo yun, yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Alam mo yung pag nakakarinig ng OPM, salita ng Lord, amen, amen. Pero pag gagawin na natin, nahihirapan tayo, mga kapatid. Ayun ang struggle. Meron din siyang unstable emotion. Hindi consistent ang spiritual na buhay. Madali siyang magduda sa kapangyarihan ng Panginoon, lalo na pag hindi agad nasagot yung prayer, yung mga panalangin niya. May kakilala ka bang ganito? Nararanasan mo ba to? Tayo mismo ay nakakaranas. Alam niyo, mga kapatid, mayroong pag-asa. Mayroong kasagutan ng ating Panginoon. Hayaan natin na palayain tayo ng salita ni Lord sa negative stronghold na ito sa ating buhay. Hindi natin alam, ito pala stronghold. Ano ba yung stronghold? Alam mo, ito yung magiging access point ng kaaway na ginagamit. Ano ba yung ginagamit ito ng kaaway sa mga Kristiyano para ma-distract tayo? Hindi tayo mamuhay dun sa kalooban ng ating Panginoon. Para alam mo yun, hindi natin maranasan yung mabuhay ng ganap at kasiya-siya. Usually, ito yung mga thoughts, attitudes, bad habits, hobbies, hurts, knowledge, philosophies, teachings, wrong mindset that opposes the knowledge of God and contrary to His Word. Kaya alam mo, dapat nating malaman na itong strongholds na yan. Kapatid, makinig ka. Kung naririnig mo ito ngayon, ito yung secret weapon of the enemy. Ang kaaway natin. Alam mo yun, ginagawa niya itong bitag sa atin para kontrolin yung ugali natin, para yung paniniwala natin. Alam mo yun, hindi natin makita. Hindi na makita sa'yo yung liwanag ni Kristo. Na dapat nagliliwanag tayo sa sanlibutan ito. Kaya alam mo, mga kapatid, dapat mawala ito sa buhay natin. Itong stronghold na kasi na ito, kadalasan nagre-resulta ito sa pabago-bago tayo ng isip para magduda tayo saan? Sa salita ng ating Panginoon. Magdalawang isip tayo sa kapangyarihan ni Lord sa buhay natin.
Mga kapatid, ang lahat ng ito ay hindi galing sa ating Panginoon. At syempre, pag hindi galing sa Panginoon, kanino ba galing? Galing to sa kaaway natin. Na kung makikita natin at maririnig natin sa iba, ganito talaga ako eh, since birth. Wala na, hindi na ako magbabago. Alam mo yun, parang napakatigas na natanikala na di kayang putulin sa buhay mo. At habang tumatagal, kapatid, na pinapanatili natin to sa buhay natin, lalong lumalakas yung kapangyarihan nito. At alam mo yun, kesa dun sa espiritu na tinanggap natin simula nung nakipag-isa tayo kay Kristo. Dahil ang lagi natin pinapakinggan yung kabilang side ng isip natin, yung duda, yung takot, pagdadalawang isip, pangamba, alam mo yun? Kesa magtiwala tayo dun sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi dun sa word ni Lord, sa 2 Corinthians, mga kapatid, chapter 10, verses 3 to 5, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Binibigyan tayo ng karunungan ngayon ng ating Panginoon na dapat hindi tayo nakikipaglaban ng katulad ng pakikipaglaban ng mundo na ito. Ang sandatang ginagamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandata ng mundo, kundi ang kapangyarihan. Sabihin natin, kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbagsak ng mga kuta. Ito yung kuta, ito yung stronghold. Sinisira namin ang maling pangangatuwiran. At sabi dito, ginagapin namin ang lahat ng pagmamataas sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan na matutong sumunod sa ating Panginoong Yesu Kristo. May kakilala ka ba na ang tigas ng ulo? Kahit nakakapakinig na ng salita, pero alam mo yun, hindi pa rin sumusunod sa ating Panginoon. Kaya para magapi natin sa buhay natin at malabanan natin itong makailangan natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kailangan natin, mga kapatid, yung banal na espiritu para mas lumakas yun sa buhay natin. Mas malakas yung banal na espiritu sa buhay natin. At damihan natin yung laman ng isipan natin. Yun yung salita ng ating Panginoon. Para lahat ng karumihan dyan sa isip, pagmamataas dyan sa isip mo, alam mo yung mga kaalaman, maling kaalaman tungkol sa ating Panginoon, mabihag at tuluyan ng mapuksa sa ating buhay. Mawala na. So bakit ba kailangan natin, hinaan natin ng konti? Kasi napaka-importante na ito. Mga kapatid, bakit ba kailangan mawala sa atin to asap? Kailangan asap ha. Bakit dapat hindi natin patagalin ito ngayong narinig natin ito? Ito pala yung negative stronghold at walang mabuting magagawa sa buhay natin. Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoon patungkol sa mga double-minded? Pakinggan natin ito sa James chapter 1 verses 7 to 8. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Alam mo sa Tagalog, huwag kang umasa. Huwag umasang tatanggap ng anuman. Grabe, nung nababasa ko to. Huwag kang umasang tumanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ng isip. Di alam kung ano talaga yung nais niya. Alam mo, napaisip ako, Lord, ayoko nito. Ayoko nito sa buhay namin. Sabi sa salita, alam mo yun, huwag kami nga asa na makakatanggap kami ng anuman mula sa'yo. Eh, kailangan ka namin, di ba? Yung kagalingan mo, Lord, kailangan namin. Yung karunungan mo, Panginoon, kailangan namin to. Yung pagpapala mo, kailangan namin yung kapayapaan mo. Alam mo yung buhay na to, punong-puno ng kalungkutan. Kailangan namin, Lord, yung kagalakan mo eh. Kailangan namin, Lord, yung protection mo. Daming virus na nakakalat sa labas. Ang daming mga masamang loob. Lord, wala pang sweldo. Pecha de peligro, kailangan namin yung provision mo. Kailangan ka namin, Lord. Tapos maririnig namin na ang mga nagdadalawang isip, pabago-bago ng isip, sabi, huwag daw aasa na makakatanggap tayo mula sa Panginoon. Napakabigat ng salita ng ating Lord. Pero alam mo, masakit man sa atin, ito din inakakapagpagalin sa atin. Gusto, Lord, sabi ko sa sarili ko, Lord, gusto ko makatanggap ng mga pagpapala galing sa'yo. Kasi sabi ng salita niya, huwag kang mag-expect ng anumang pagpapala, anuman na, na mga galing sa Lord. Kung ikaw ay nagdadalawang isip, kaya dapat mga kapatid, urgent, maalis, mapalayas ito, may mga negative stronghold na to sa buhay natin. At kung tayo kapatid, napapakinggan mo to ngayon, yung mga salita ni Lord sa Santiago about double-minded,
Huwag daw tayong umasa, grabe, di ba? Napag-isip-isip na ba natin sa ang area? Lord, sa ang area po ba ako nagdadalawang isip? Sa kapangyarihan mo, sa pagsunod ko sa iyo, alam mo yun? Dalangin ko, Lord, na alam yun, pinapanalangin talaga ng Lord, ayoko ito sa buhay ko, kaya ngayon pa lang, Lord. Alisin mo na ito, gusto kong makatanggap mula sa iyo. Alam mo kapatid, ang good news, mahal ka ng ating Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon. May pag-asa. Mula sa kanyang salita, alam yung paano natin malalabanan itong mga negative stronghold na to sa buhay natin. Napakadali lang, makinig tayong mabuti sa karunungan, sa salita ng ating Panginoon. Dahil sabi, di ba, hindi daw tayo makakatanggap, pero dahil mahal tayo ni Lord, kapatid, kung minsan sa buhay natin, nagdadalawang isip na tayo, ang tagal sumagot sa panalangin ng ating Panginoon, nagdududa na tayo sa kapangyarihan niya, nagbabago-bago na yung isip natin, magpapatuloy pa ba ako sa paglilingkod, nahihirapan na ako eh, magpapatuloy pa ba ako sa pagbibigay kay Lord? Kaya dapat, mapalayas na natin tong stronghold na to. Number one, it's easy, mga kapatid. Parang ABC lang yan. Number one, abide. Sabi mo sa katabi mo, abide. Sabi dun sa John 15:4. Sabi dito, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Sabi dito, neither can you unless you abide in me. Abide, ibig sabihin nito, mga kapatid, manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Magpasakop tayo sa kalooban niya, sumunod tayo sa salita ng ating Panginoon. Dahil yung stronghold na to, alam yung pabago-bago yung isip, nagdadalawang isip, kailangan natin yung salita ng ating Panginoon. Yung hindi nagbabago dun sa buhay natin, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. At yung kanyang salita na nananatili. Ano patulad ng sinayaw natin? Ito yung salita ng Panginoon, nananatili magpakailanman. Kaya kung ikaw yun, yung alam mo, ito yung gusto mong kulay, tas mamaya magbabago ka na naman, kapatid. Baka may stronghold ka sa buhay mo na inaalagaan mo, pinapalaki mo, at gusto ng ating Panginoon, ngayon narinig mo ito, maalis yan sa buhay mo dahil hindi na nakikita yung liwanag ni Kristo sa buhay ng bawat isa. Tanggalin natin to, abide in Him, abide in His Word. At syempre yung obedience natin, gustong-gusto ng ating Panginoon. At number two, letter B, be focused. Sabi mo sa katabi mo, letter A, abide. Ang dadali lang, kapatid, be focused. Yung pabago-bago kasi ng isip, alam mo, wala tayong focus. Nakikita natin kanan, ay makamaganda to ha, sa kaliwa, ay okay dito ha, dito nga ako. Alam mo yun, sabi doon sa salita ni Lord na para daw tayong alon yung pabago-bago ng isip. Kung saan ta ngayon, doon tayo. Pero sabi, be focused. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things that are above, not on things on the earth. Every time mga kapatid, nakakaranas tayo ng mga pagdududa, lalo na sa spiritual na buhay natin, na alam mo yun, sasagot pa kaya si Lord? Ang tagal naman, parang alam mo yun, nagbabago-bago na yung isip natin, hindi na tayo makapokus sa mga pinapagawa ni Lord. Dahil alam mo yun, simula nung nakipag-isa tayo kay Kristo, dapat yung isipan natin nakatuon na sa Kanya at hindi dun sa mundo na pabago-bago. Kailangan mag-isip tayo mga pangbagay na panlangit. Ito yung mga mananatili. Sabi nga, di ba, yung mga nakikita natin, mawawala, masisira. Pero yung mga hindi natin nakikita, ito'y mananatili magpakailanman. Kaya kung naririnig mo ito, kapatid, magkaroon ka ng pupusan sa salita ng ating Panginoon. Mag-focus ka dun sa mga pangako niya sa buhay mo. Mag-focus ka dun sa pangako niya sa buhay na walang hanggan. Na kahit anumang pinagdadaanan natin paghihirap, meron tayong buhay na walang hanggan sa langit kasama siya. Kahit na ang sakit na, hirap na tayo, gutom na tayo, ang dami ng kakulangan. Alam mo, dun sa langit wala nang taggutom, wala nang hirap, wala nang iyakan, wala nang katandaan, wala nang kamatayan na kinakatakutan ng lahat. Hindi na natin yun mararanasan, mga kapatid, sa langit. Like mo dyan, amen! Yes, Lord, I claim it! Nang walang halong pagdududa. Kung tinatanggap mo to sa buhay mo, type mo dyan. Sumigaw ka sa bahay mo, yes, Lord, amen! Amen! Type mo dyan, amen. Kung hindi ka nag-aalinlangan
na kayang-kayang gawin ito ng ating Panginoon sa lahat na nagtitiwala, nakikipag-isa sa Kanya, nang walang pagdududa. Mararanasan natin ang regalo ng buhay na walang hanggan sa langit kasama siya, mga kapatid. And last, mga kapatid, para sa hapon na to, Sister Cara, hindi ka ginawa ng ating Panginoon para, alam mo, magdoble kara. Magdalawang isip, pabago-bago ng isip. Letter C. Letter A, abide. B, focus. Letter C, come near. Come near. James chapter 4, verse 8. Sabi dito, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ngayon, alam na natin tungkol sa stronghold na to. Natukoy na natin ang stronghold na to sa buhay ng bawat isa. Yung pagiging double-minded, mas lalo tayong lumapit sa ating Panginoon na makakatulong na mapaalis, mapalayas tong negative stronghold na to. Sabi sa salita ni Lord, come near to me and I will come near to you. Alam mo yung pag lumapit tayo kay Lord at siya ay lumapit din sa atin, magiging isa na tayo ng isip, magiging isa na tayo ng puso. Isa na ang laman ng isip at puso. Ang dating double-minded, alam mo yun, napaiba-iba ng gusto dahil lumapit siya kay Lord at lumapit sa kanyang ating Panginoon at close na tayo. Iisa na tayo ng, alam mo, iisa na tayo ng kaisipan, ng puso. Alam mo, bumihina na kapatid yung mga bulong ng kaaway at mas naririnig na natin yung boses ng ating Panginoon. Alam mo yung salita ni Lord, buhay na buhay, rinig na rinig mo, klarong-klaro. Ay lumapit tayo kay Lord at lumapit din siya sa atin. Again mga kapatid, come near to Jesus through prayer. Sa umaga pagkagising mo, lumapit ka agad sa ating Panginoon, hindi ka ng panalangin. Magpuri ka sa Kanya through praises. Come near to Him through prayer, through praises, mga kapatid. At sigurado, anumang stronghold ang dinadanas ng bawat isa, kayang-kayang pabagsakin ng kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Again, kung gusto nating makatanggap, sino ba rito ang gustong makatanggap ng mga pagpapala, kagalakan, biyaya, gustong makatanggap ng kagalingan mula sa ating Panginoon? Sabi sa salita niya, yung mga double, huwag tayong pabago-bago ng isip. Dahil alam yung para daw tayong alon sa dagat. Again, mga kapatid, abide in His word. Abide in His will. Be focused in His promise. Mga pangako niya in His plan to our lives. And come near to Jesus through prayer, through praises. Ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid, na nakikinig ngayon, malalim na relasyon sa Kanya. Kaya ikaw, kung naranasan mo, minsan sa buhay mo, na nagdududa ka na, ang tagal kasing sumagot eh. Nagdadalawang isip ka na, kung itutuloy mo pa ba ang buhay Kristiyano, nagpapabago-bago ka na ng isip, na meron ka nang nakikita, mas maganda kaysa sa salita ng ating Panginoon. Itong mga negative stronghold na to, at itong mga double-mindedness sa buhay natin, alam mo kapatid, kung naranasan mo to, samahan niyo ako. Sabay-sabay tayong manalangin at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoong buhay. Hingin natin yung kapangyarihan ni Lord na nakakapagpabagsak ng lahat ng mga kuta, lahat ng mga stronghold sa buhay natin. Tanungin natin, Lord, ano pa ba sa buhay namin, Panginoon? Yung nakikita mo na kami nagdududa, nahihirapang sumunod, dagaan din langan. Nagdadalawang isip, Lord. Mga kapatid, samahan niyo ako, manalangin tayo. Sa panalangin natin, ibukas natin yung bibig natin. Sabay ng pagbukas ng puso natin. Na, alam mo, maniwala tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon, sa salita niya. Sabay-sabay tayong lumapit sa ating Panginoon ngayon. Humingi tayo ng kapatawaran, mga kapatid. Sa lahat ng mga pagdududa ko, Panginoon. Sa lahat ng pag-aalinlangan ko, Lord. Pagdadalawang isip ko, Panginoon. Makapangyarihan ka, makapangyarihan ng salita mo, Lord. Tulungan mo ako na maalis, Lord God, ang lahat ng stronghold na to sa buhay namin. Na hindi nakikita yung liwanag mo, Kristo.
dahil sa mga ito at ngayon pa lang, Panginoon, sa pangalan, sa makapangyarihang pangalan mo, O Diyos. Inaalis namin, pinapalayas namin, pinapalaya ko ang aking mga kapatid na nakikinig, nanonood ngayon. Ano man ang kabigatan, ano man yung panikala na pumipigil sa kanila para hindi sumunod sa iyong kalooban, Lord. Sinusuko na namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. At ikaw, Kristo, Lord, ang mag-control ng aming puso, ang aming isipan, Panginoon. At maalis ang pabago-bago ng isipan, Lord. Magkaroon kami ng isipan mo, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ibinibigay mo sa aming mga hapon na to, Panginoon. At pinapapasok ka namin muli sa aming mga puso, sa aming buhay. Salamat, Lord, sa buhay na walang hanggan na natanggap namin, Panginoon. Tulungan mo kaming manampalataya, Lord, na walang pag-aalinlangan sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pagsulat mo sa aming pangalan sa Aklat ng Buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At lahat ng mga sumama sa atin na manalangin ngayon, tanggapin mo na. Pwede na tayong makatanggap ng lahat ng mga pabor, lahat ng biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Dahil hindi na tayo magpapabago-bago ng isip. Let's abide in His Word. Be focused, kapatid. Come near to God and He will come near to you. Iisa na tayo ng puso at isipan. Magtiwala tayo sa salita na hindi nagbabago at hindi nawawala. Mananatili magpakailanman. Kaya, Sister Cara, hindi ka na magiging doble Cara sa pangalan ni Jesus dahil natanggap mo na ang kapangyarihan ni Lord na nagpapabagsak ng lahat ng puta, lahat ng stronghold sa buhay natin. Salamat sa ating Panginoon ngayong hapon na to. At syempre, bubunutin na natin ang ating sharer of the day last Saturday. At yung mga ni-share ngayon, syempre, meron kayong pag-asa na manalo next week para sa ating Zamba Time. Ayan, don't forget to, again, meron pa tayong pag-asa mananalo next week. Don't forget again to share this live video para naman hindi lang ikaw ang makinabaw, makarinig ng salita ng ating Panginoon, matuto din ng iba at magamit sa buhay nila. At alam mo, may mga alaalagang stronghold na pinapalaki, mapabagsak niyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon ngayon pa lang, mga kapatid. Kaya congratulations sa ating winner. Ayan, Sister Melody Padjo, napakasipag na mag-share. Sister Melody, congratulations sa ating share of the night, share of the day. Again, maraming salamat sa lahat na nakisamba sa ating ngayon. And again, I'm Maria Isabel Rusit saying, be healthy and fit, body, soul, and spirit, beauty that is complete. Sabay-sabay tayong maniwala at tanggapin. I am a child of the Most High God. I am blessed. I'm full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Power is in you, Messiah. God bless everyone. At bukas, mga kapatid, be excited. Kung dati nawawalan ka na ng gan, ayan na naman. Ano na naman tayo, tawag dito, declaration of the month. Nawawalan ka na ng gan, hindi naman natutupad sa buhay. Diba? Nagiging familiar na tayo. Nagdududa na tayo kasi hindi natutupad, kapatid. Huwag kang maniwala sa gawa ng kaaway dahil hindi naman ito salita ni Sister Bell. Ang sinasabi natin, dinedeclare natin ay salita ng ating Panginoon. Kaya kapatid, maging excited tayo sa salita niya na i-declare sa bawat isa. Bukas, Sunday Fellowship, sabay-sabay tayo. Thank you, Lord. God bless everyone. I love you with the love of the Lord. Bye, everyone.